So really you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just Vice President Lenny Robredo ay isa sa mga unang nationally elected officials na nakarating sa mga malalayong lugar na nasalanta ng bagyong Odette. Umaga pa lang ng December 17, nagsabi na si VP Lenny na ang kanyang campaign HQ para sa kanyang mga volunteers sa Katipunan Avenue, Quezon City ay gagawin ngayong command center para makatanggap sila ng mga relief goods. Pagdating ng hapon, nasa Bohol na si VP Lenny para personal niyang ma-assess kung anong mga pangangailangan ng mga residente doon. Nakarating na rin siya sa Cebu Province at nag-update siya sa social media niya ng sitwasyon doon sa probinsya kapag may signal siya nakukuha. Ang iba pang mga probinsya na expected na pupuntahan ni VP Lenny sa mga susunod na araw ay ang Surigao, Siargao. Ang ganda na sana ng araw ko. Pero, may mga namita ko na galing sa Siargao na ni-rescue at kakauwi lang nila dito sa Butuan City. And guess what they told me? Yung nanay niyo daw na walang kwenta, pumunta ng Siargao na walang dala. Sige, una, pumunta ng Siargao para magpa-photo op. Gusto niyo yan? Yan ba ang pinagmamalaki niyo? Pumunta ng Siargao, nag-private plane papunta, nag-chopper paalis, pero walang dala ni tubig. Una. Pangalawa, and this is the great part, I've always known that the Matugases are rotten to the core. But I didn't know they were that bad. Imagine ninyo sa Dapa, hindi daw pwede i-release ang relief goods kasi hindi pa dumating yung mayor. Na kailangan pa daw sabihin na galing sa mayor ang relief goods para i-release. And this is from somebody very reliable. His name is EY Liao from Davao City. Sa tanan pagyud ninyong makasakop sa inyong kabuang diya sa Siargao, mga Matugases, taga Davao pagyud. If this video won't reach Malacanang or the Dutertes, I'm pretty sure they will tell the truth in my behalf. That's first. Ikaduha, how is your sports complex? Di ba kaka-inaugurate lang ni President Duterte? Wow! Substandard! Nadugmok daw nga murag pulvoron. Aren't you just a rotten, corrupt kind? The kind nga naara sa airport nagtambay, naghuwat kung kinsay mo abot. When you're supposed to be clearing the roads in Siargao and helping your people. That's why I want to go to Siargao. To see for myself how useless the local government units are. So the world knows that this is a repeat of Yolanda in that area. This is not the president's fault. This is not the national government's fault. This is the fault of people that are too hungry for power but focus on their pockets and not on public service. Gipasapot ko ninyo ha. But I'll still help you. I'll still help Siargao, Surigao, and Dinagat. Regardless if I don't like their leaders. Because that's how I am, and that's who I am, and that's what Sara Duterte would do. So be like Sara Duterte, guys. Sara Duterte only. Ingat! Mwah!